Ang 36 na bagong Gripen fighter jet ng Pilipinas ay mas nakakatakot kaysa sa mga F-negatibo 16 na ng US. Sa gitna ng Pilipinas, kung saan ang kulay esmeralda ng mga hagdan-hagdang palayan ay sumalubong sa azure na kalawakan ng dagat, isang bagong kabanata sa aerial dominance ang nabuksan. Nagsimula ito sa pagkuha ng 36 Gripen fighter jet na binago ang kalangitan sa itaas ng kapuluan tungo sa isang kaharian ng mabigat na kapangyarihan. Kabilang sa mga piloto na inatasan sa pagmaster ng mga makisig na warbird na ito ay si Teniente Maria Santos, na may matinding determinasyon na nakaupit sa kanyang mga mata, isang matatag na kamay sa mga kontrol, pumailan lang siya sa kalangitan. Ang kanyang Gripen ay humihiwa sa hangin tulad ng isang tahimik na mandaragit. Ang pagdating ng Gripen ay nagdulot ng pagkamangha at pangamba sa mga kalapit na bansa. Ang Estados Unidos, na matagal nang itinuturing na nangingibabaw na puwersa sa rehiyon, kasama ang fleet ng mga negatibo 16 na nito, ngayon ay nahaharap sa isang Challenger na tila nagtataglay ng kalamangan sa parehong teknolohiya at liksi. Habang umuusok ang mga tensyon, natagpuan ni Lieutenant Santos ang kanyang sarili sa unahan ng isang high stakes na pagsasanay sa pagsasanay na inihaharap ang kanyang eskwadron ng Gripen laban sa isang eskwadron ng mga negatibo 16 na sa mga simulate na senaryo ng labanan. Ang araw ay nakabitin ng mataas sa kalangitan habang ang dalawang pormasyon ay nagtatagpo sa kumikinang na tubig ng Pasipiko. Sa pagdaloy ng adrenaline sa kanyang mga ugat, hinawakan ni Teniente Santos ang mga kontrol ng kanyang Gripen, handang patunayan ang kahusayan nito. Ang unang sagupaan ay naganap ng napakabilis, ang mga mandirigma ay umiikot at lumiliko sa isang nakamamatay na sayaw. Ang mga F-negatibo 16 na may kakilakilabot na reputasyon, ay nagpakawala ng sandamakmak na misil na naghahangad na madaig ang kanilang mga kalaban ng napakalakas na putok. Ngunit ang mga piloto ng Gripen ay handa. Sa pamamagitan ng kidlat mabilis reflexes, at walang kapantay na kadaliang mapakilos, sila ay umiiwas sa papasok na mabangis na pagsalakay na may kadalian, pagsara sa kanilang mga target na may nakamamatay na katumpakan. Sa isang nakamamanghang pagpapakita ng galing sa himpapawid, si Teniente Santos ay nakalock sa isang F-negatibo 16 na, ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa mga kontrol habang siya ay nagpakawala ng isang volley ng mga missile. Ang Amerikanong manalaban, na nahuli sa bilis at liksi ng Gripen, ay walang pagkakataong makaiwas, at sumabog sa isang bola ng apoy. Ang agos ng labanan ay tiyak na lumipat pabor sa Pilipinas, dahil isa-isa, ang mga F-negatibo 16 na ay nabiktima ng walang humpay na pagsalakay ng Gripen. Umalingaw-ngaw ang kalangitan sa dagundong ng mga makina, at kulog ng sumasabog na mga bala, isang simponya ng pakikidigma na naghahayag ng bagong panahon ng panginibabaw. Habang ang alikabok ay tumira, at ang huling alingaw-ngaw ng labanan, ay kumupas sa malayo, sinuri ni Teniente Santos ang larangan ng digmaan sa ibaba. Ang dating nangingibabaw na F-negatibo 16 na ay nakalat na ngayon sa karagatan, isang tiyak na patunay sa lakas ng Gripen, at sa husay ng mga piloto nito. Kumalat ang balita ng pagsasanay sa pagsasanay, na nagpapadala ng mga shockwaves sa mga lupon ng militar sa buong mundo. Ang Pilipinas, na minsang nakita bilang isang menor de edad na manlalaro sa geopolitical arena, ay lumitaw bilang isang puwersa na dapat isaalang-alang, armado ng pinakanakamamatay na sandata sa lahat, pagbabago. Ngunit para kay Teniente Santos at sa mga kapwa niya piloto, mapait ang tagumpay. Alam nila na ang landas sa hinaharap ay puno ng mga hamon at sakripisyo, habang sila ay nagbabantay sa himpapawid ng kanilang bansa, handang ipagtanggol laban sa sinumang maglalakas loob na hamunin ang kanilang soberanya.
Habang lumulubog ang araw sa ilalim ng Abot Tanaw, naglalabas ng gininto ang liwanag sa Abot Tanaw. Ginabayan ni Teniente Santos ang kanyang gripen pabalik sa base. Ang kanyang puso ay namamaga sa pagmamalaki. Sapagkat sa malawak na kalawakan ng langit, natagpuan niya ang kanyang tunay na pagtawag, isang tagapag-alaga ng kalayaan at simbolo ng lakas sa harap ng kahirapan. At hanggat ang gripen ay pumailan lang sa itaas ng Pilipinas, alam niya na walang kaaway, gaano man kakilakilabot, ang muling magpapadilim sa kanilang kalangitan. Ang Pilipinas, na minsang nakita bilang isang menor de edad na manlalaro sa geopolitical arena, ay lumitaw bilang isang puwersa na dapat isaalang-alang, armado ng pinakanakamamatay na sandata sa lahat, pagbabago. Ngunit para kay Teniente Santos at sa mga kapwa niya piloto, mapait ang tagumpay. Alam nila na ang landas sa hinaharap ay puno ng mga hamon at sakripisyo. Habang sila ay nagbabantay sa himpapawid ng kanilang bansa, handang ipagtanggol laban sa sinumang maglalakas loob na hamunin ang kanilang soberanya. Habang lumulubog ang araw sa ilalim ng Abot Tanaw, naglalabas ng gininto ang liwanag sa Abot Tanaw, ginabayan ni Teniente Santos ang kanyang gripen pabalik sa base, ang kanyang puso ay namamaga sa pagmamalaki. Sapagkat sa malawak na kalawakan ng langit, natagpuan niya ang kanyang tunay na pagtawag, isang tagapag-alaga ng kalayaan, at simbolo ng lakas sa harap ng kahirapan. At hanggat ang gripen ay pumailan lang sa itaas ng Pilipinas, alam niya na walang kaaway, gaano man kakilakilabot, ang muling magpapadilim sa kanilang kalangitan.